together. And the podcast will begin in 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, season finale, Jonathan Buencamino. Hi, how are you guys doing? Thank you so much for inviting me. Diba? Andito sa Pacos Play, syempre, which has tea. Ano to, most requested episode. Oh my gulay, patay. I know, sabi nila, kailan si Jonathan Buencamino, season finale, si Jonathan. Nakanang yun. Hindi kasi na-figure out namin ni JJ, if we were going to do this prior, yes, it means ikaw ang magiging guinea pig. Parang, not to say na si Jaja ang ginawa natin. Hindi, actually, yung mga first episodes, yung mga napanood ko, yun yung tulad niya kay Jaja. Ang ganda nun, ha? Yeah. Ganda nung kinalabasan nun. In fairness, saya. Lahat sila magagaling. Oh, everything, yeah. Yung kay Philip, wow, happy yun, nakakatawa. Si Philip nakakadalawa na. Yeah, ang galing nga eh. And I think, dahil sa pangalawa, nagkaroon na sila ng relasyon ni JJ. So. Ah, ganun. Kaya pala may tinatanong siya sa akin dun sa, saan ba niya ako may tinatanong? Sa Facebook. Oh, sa Facebook, hindi ko na masagot, hindi ko alam yun eh. ano tawag dito? So anyway, today, anything goes. I mean, Jonathan's here before we started the podcast, whether you're watching this or listening to it, JJ and I asked him, ano ang hindi natin pag-uusapan? Hindi sumagot. So, anything goes, people. Naknang patay. So, Nat, now, again, bakit Onat? Why did people start calling you Onat? Actually, si Tommy yun eh. Di ba si Chuck Isidro? Si Tommy ba? Si Tommy kasi nahahabaan yata sa pangalan ko. At saka may kabanda siya, pangalan Onat. So, oh. Si Jonathan din pangalan. So they call him Onat. So why don't we call you to Onat? Oh, sige, okay. Ayoko yun eh, pero wala akong choice. Gusto nila eh. Kahit kami, di ba? Kahit kami, tawag namin siya Onat. Yeah. And then, brief background. Sino si Jonathan Buencamino nung baby siya? Baby. Pero yun nga, ano matawag dito? Young kid. Kung baby talaga. Yeah, bata. Baby. Like toddler. Siyempre, malikot. Okay. Malikot. Makulit din. And then, anong hobby mo nung mga panahon na yun? Hobby? Teka muna. Maalala mo ba yung hobby nun pag baby ka? Naman. Hindi naman baby. Actually, sanggol. Nung bata ka. This is very awkward because technically, alam ko na yung sagot eh. Pero kayo hindi nyo alam. Eh. Hobby so, ko? Shucks. Ilan taon na ako nun? Sige. Sige, simulan natin na 7. 7? 7 years old. Ewan ko ba. Hindi pa naman ako nagpa-piano nun. So nag-piano ka? Oo, nag-piano, yeah. Nag-piano lessons actually, yeah. Classical. Yeah. Ikaw may gusto or pinilit ka ng parents mo mag-piano? Actually, hindi. Naging interesado lang eh. Naging interesado lang kasi music siguro. Parang it runs in the family. Okay. My mom told me when I was 2.5 or 2 years old, pag bumabiyahe kami, going to the province or anywhere, I can sing yung buong buo, yung kanta, nabubuo ko siya. At two and a half years old. And yun, paborito ko nun, Michael Jackson eh. 2.5 years old, Michael Jackson? Yeah, so yung pinapatugtog sa kotse. Yung mga band. Yeah, yung mga ganyan. Yung mga ganyan. Tapos ano tawag na booking na sa edad. Sabi ko sa Thriller, parang hindi. Hindi, Thriller nga, actually. pero, guys, if you didn't know, Jonathan's mom was a child actress. She used to be a child actress sa LVN. LVN Studios. He was, I think her partner sa movie that time was Tito Ike Harlego. The late Ike Harlego. Yeah. Tito Ike. Henry, kamusta kayo? Shout out to Henry and Eric. Yeah, and Eric, of course. Kababata natin. Mm. So okay, so 2.5 years old, kumakanta ka na. Yes. Tapos, why did the piano come to mind? Hindi ko alam. Wala lang. Parang bumili kasi ng piano ang mama at papa ko eh. Before kang matuto? Yeah, before okay. we started to learn it. May piano, wow, ano kaya to? Tapos yun, in-enroll kami sa bahay. Tinuturuan kami ni Mrs. Banag. Yay! Hi, ma'am. So si Mrs. Banag, pupunta sa bahay niya, tuturo kayo mag-piano. And this is what? Classical piano, classical piano as in notes. As in notes, yeah.
Actually, I can sight read nung bata ako, pero when we started INTRoVOYS, I stopped playing the keyboards because JJ was assigned to do that. So I concentrated on singing. So hindi ka na nagpiano off? Hindi na. Bihira, sobra. Okay. So bago tayo mag-INTRoVOYS, Nax, dito muna tayo sa iyong pagkabata. So labuto, mahina ang aking memory. So two and a half to seven years old, kumakanta ka na. Yeah, but... Ilan taon ka nagpiano? Ilan taon ba? Ano bang 10, ano nun? 9? Hindi, grade. Or younger? Grade 4? Grade 4? Grade grade 4 sa mga 11? Grade 4 year... Hindi, 10 years 10. Old ako. Oh, yeah, 10. 10. Yeah, 10. 10, yeah. 10 or 9, parang ganun. So, and how was it? Did you like playing the piano? Yeah, did you like learning how to play the piano? Yes, of course. Ano, so school? School and after school. I used to practice like 4 hours every day. Ganun ako kaano sa kanya, ka-immerse sa piano that time. So, yun. Tapos, when did you get into sports? Because... When I was in elementary, volleyball. Volleyball kasi first. Ang sports sa Immaculate. By the way, I went to high school and grade school and high school to Immaculate Conception Parish School, which is a cathedral now. Oh, ganun, yeah. So, kasi, shout out. Lasal kami dapat nitong lahat, eh. Kaso, yung age ko... It didn't meet the requirements sa LaSalle. Overage ako, so they didn't accept me. Sayang nga. Pero in fairness, ICPS or Immaculate Conception Parish School, Jason Asuncion. Oh, yeah, yeah. International barkada actor. Kami. Barkada kami nun. No, actually, we were teammates sa basketball. International kasi actor. Kasi ano kami, nasa varsity team kami. Right. Sino pa ba mga galing doon? Si... Si Lloyd Umali. Lloyd Umali, Mula. Yeah, Vina Morales. Vina Morales. Si Hero. Hero Bautista. Sino yung asawa ni David Buenavax? Si yan, kabatch ko yun. Kabatch mo. Jessica Rodriguez. Jessica Rodriguez, of course. Yeah. Maraming artista nang galing sa ICPS. Yeah. Abigail Quake. If you're listening. Doktora. So volleyball ang sports mo, grade school and grade high school or grade school? Grade school and siguro until first year high school. Kasi first year, second year. Tapos nung third year varsity. Yeah, because and tell me about basketball. That. Because sa school, sa varsity, you were part of the varsity team, di ba? Yes. And then meron kang reputation na people would say, naku, pag binigay mo kay Buencamino yung bola, ilista mo na. In other words, shooting forward. Hindi, addict ako sa basketball kasi. Addict ako nung bata. Hanggang addict at college. When you say addict sa basketball, what talagang does that mean? Every day I play basketball after school. Magpa-practice naman sa school pero pagdating sa bahay si Papa gumawa ng court. Uh-huh. So nandun pa rin ako sa court. Paano na yung piano? I still play the piano at the same time. So nawala lang yung piano when we did INTRoVOYS. When we did okay. Yeah, so wow. Mm-hmm. So piano, basketball, a little bit of guitar which is kaso nga lang hindi ko siya na bigyan ng pansin nga kasi when we started INTRoVOYS na nga yun. Nagkahuli-huli na. So when I learned guitar dito na sa Amerika talaga yung natuto na ako. From your perspective, nung tinawagan kita to jam, nung sinimulan natin ang INTRoVOYS, did you ever think na maaabot natin yung naabot natin? Did you ever think that we would be called the number one band in the land sa Philippines? Never in my dreams. Yan. Salamat na lang sa Diyos, binigay niya lahat. Yeah. Did you ever think na ikaw ang magiging singer ng isang banda na makikilala sa buong Pilipinas? Sige. Let's put this mahihiyain ako eh. Okay. So, when we have gatherings at home, parati kaming tinutulak ng ng mama at papa ko na, sing in front of our guests. Ganun, sabi ko, pero I don't want to. Iyakan muna yun. Iyakan. Pahirapan. Iyakan. Talagang kulong ako sa kwarto. Ayoko lumabas. Eh kaso, yun, mauwi pa rin, kanta ka pa rin, galing sa iyak. Sa pilitan. Kasi nga, mahihain ako eh, sa totoo lang. Hindi nga ako, minsan nga na-interpret na suplado, pero hindi ako suplado. Pag kinausap mo ako, kakausapin kita, kahit di kita kilala. So, pero, yun nga, huwag mo lang ako pakakantahin sa harapan ng tao. Huwag mo, yung ganun, nung time na yun. Talagang, yay. Kaya nga yung mga classmates ko, when they saw us first, sa TV, sa That's Entertainment, nagulat. Kasi nga,
si Jonathan ba yun? Tahimik lang yun. Sa basketball lang na maingay yun eh, sa court. Pero, ayun. I remember, no? Nung time na yun, guys, itong si Jonathan, nung tutugtog na lang kami, kinukulit ko pa talaga. Oh, yeah. Nag-away pa kami niyan. Grabe. Last minute. Kasi nga, hindi ko nararamdaman. Parang sabi ko, hindi tayo. Hilaw tayo eh. Uh-huh. Suntukan kami. Wow, yung gagos. Pero talaga. Cute, di ba? Yun yung friction na ano eh. Yun yung push and pull na ano man tawag dito, na kailangan sa isang grupo eh. Mukha kami tanga, punta kami ng ER. Kaming dalawa. Sinong kaaway nyo? Eh, kami. Kaming dalawa. Ang kulit. Okay, so before we go INTrovoYS, what were you planning to do? Because nag-college ka ni. Hindi, high school pa lang ako nung binuo tayo right. Eh. Pero, okay, hindi. Third year ako nun. Mm. Third year. Ano tayo? After, ano yan eh? After, ikaw magka-college ka na. Oh, after, ano yan eh? It's a revolution. Yeah, it's a revolution. After 1986. Yeah. Now, ang tanong is, BS Applied Math. Oh, yeah. So, mahilig ako sa math talaga eh. Nag-excel ako dun. Okay. Kaso when we... Nasira ng banda. Nasira, Puro bagsak ako. Grabe, sabi ko. Oh my God. Kasi wala ka ng time eh. We didn't have time to study talaga. Really study. Kasi we were into the band na eh. Pero so natapos mo yung ROTC. Doon ako bilib sa'yo. Yeah, talaga, kailangan ko tapusin. Ayaw ko ng ano. At saka nag-graduate talaga. Ako. Kaso I wasn't able to ano. To march. To march. Kasi may concert kami. Right. Oh my God. So okay, before the band, ang goal mo sa buhay dapat is to what? Goal to ko? Be an engineer? No, actually, hindi nga yun yung course na gusto. Gusto ko mag-medicine eh. So bakit applied? Kapal na mukha. You know? So bakit applied math? Hindi ko alam. Kasi may computer yun eh. Actually, applied math, major in applied math, tapos yung minor ko, computer study. Computer yata eh. So, na-interesado ako doon. Kaso nga lang yun nga, hindi ko nabigyan ng oras talaga eh. Pati pag-aaral nung college, hindi na. Pero high school, masipag ako. Nasa, right. Ano nga ako, parati ako. Honor. Nasa, tawag doon yung top class. Yan, uh-huh. Yun, nandun ako parati. So, pero nung college, school bukol. Okay. So, what did your dad and mom say nung magka-college ka sa LaSalle? Finally, after not going to LaSalle grade school and high school, finally, ito nang magka-college ka sa LaSalle, eksakto, nagbabanda ka. What hey, congratulations. Was it like? Was it? Hindi. Ang maganda lang sa mga parents namin, ni Jay, sabi ko lang sa kanila, Mom, sa promise ko, I'm gonna finish my studies. Right. I'll do this, sasabay ko, pero promise ko I'm gonna finish college. Yeah. Para lang ano, syempre kasi yun lang mapapamano niya sa amin. So I did that. Pero I wasn't able to use what I... Yun yung tatanong ko kasi. Nung tinatapos mo ba, naisip mo ba na, hindi ko naman magagamit to eh. Hindi ko gagamit. Hindi ko inisip yun kasi, kasi akala ko talaga, kung hindi man tumagal yung career natin, siguro nasa likod ako ng camera. Right. Kasi nga, ang tinapos ko is, AB, Communication Arts. So, I mean, how was that? Compared to applied, to BS applied? Eh, mas maganda yon. Kasi, related yun sa ginagawa rin natin kahit papano. So, right. It's like yung thesis namin. Our thesis was like a mini teleserye. Telemovie actually. Anong time na yun? Hindi pa uso ang telemovie. Hindi. Pero it's like a movie na sa television based. Ganun. Okay. Yun. Happy? Not really. Kasi hindi rin nga kami nakakonsentrate. Eh. Gumagawa nga ng thesis. Pero at least we finished it. Okay. Yun. So now, nagbabanda ka na. Mm-hmm. Kasama na sila Monet. Sila Agisanda. Yeah, si Monet. Uh-oh. Monet is in New York, I think. New York East Coast, o Hawaii? East Coast. Alam ko, East Coast eh. Monet, if you're watching, yeah, hi, Monet. Shout out. How are you doing? So ngayon, nagbabanda ka na, mm-hmm. Nag-aaral ka. Yes. And then, when did you realize that, you know, this is going the way of the band and not the way of the school? When did you notice that? When we made it big. When did you think that we were going to make it big? After mga 90s, 91. Ganun, when I, yeah. Nung nagda-top na yung mga songs. Yung song natin, yung first song.
Actually, third single eh. Third, Yeah, so, yeah. Kwento mo nga sa kanila yun because ikaw ang tumawag sa akin at ikaw ang nag-introduce sa akin ng, ano, eh, ng WLS eh. Ikaw ang nagsabi sa akin nun eh. Yeah, nagulat ako, nakikinig lang eh. Tapos? Nakikinig ako sa LS eh. Tapos sabi ko, wow, aba, our song is competing with Side A song, yung Hold On. Uh-huh. And Side A was number one that time. So sinabi ko kay Paco, Pax, tingnan mo na nasa chart na tayo, wala naman tayong ginagawa. Wala pa tayong phone brigade during the first year ano eh. Wala pa tayong pwedeng tawagan. Ay, tawagan niyo naman. So, meron talaga kusang nangyari. Ako, alam mo, nung time, anong ginagawa mo nung time na, okay, first song natin, first single natin was Kaibigan. Yeah, we thought that was the one. Wala nangyari. Kasi rock eh. Wow, yes. Macho, yes! Right. My God, as in talagang, that was a disappointment. Ako na-disappoint ako because I expected too much from it then. Yes, me too. Tapos, next song natin, Maynila. But don't get us wrong kasi yung kantang yon. Maganda naman eh. Hindi, hit yon pag concert. Yeah. Hit sila. Maynila and Kaibigan is hit during hindi concerts. Hindi lang radio friend. Hindi siya, hindi. But ako after Maynila, nung natutunugan ko na naida-drop tayo ng Dyna, tahimik lang ako nun eh. Pero ikaw, anong pakiramdam mo noong mga panahon na yun na dakadalaw? Actually, hindi ko naman iniisip na ida-drop tayo eh. Oh, talaga? Oh, kasi alam ko meron pang mga kante. Oh, pero ayaw na nga nila maglabas ng single, oh, no? Di ba? Hindi mo naman masabi. Alam naman pabayaan nila yung ginasasa nila, di ba? Actually, nagtataka ako hanggang ngayon kung sino ang naglabas ng However Which Way. Yun ang... Yeah. By the way, guys, we'll put the link of the songs in the description so you guys can listen to the songs that we were talking about. So, yung However Which Way, nung lumabas yun, excuse me, nagulat ka na number one na siya or pa-number one? Pa-number one. Number two siya nung nalaman ko eh. Okay. Sabi ko, oh my God, okay to. Eh, syempre, sino ba naman mga idol natin? Side A, syempre, of course. Oh, mas matatanda and, sa atin yung mga yun. Hindi naman sa tanda, pero idol yun, parang the Don. Yeah. Idol natin sila Jet. Diba? Yeah. Sila talaga yung parang, ano natin eh, nung nagsa-start tayo, they were the ones. We were looking up to them. Yeah, yun. Sila nag-mentor sa atin din. Mm-hmm. So, hanggang ngayon, idol ko pa rin yung mga yun. Mababait. Actually, idol na naging kaibigan, yes, which is, yes, I was yun yung plus dun thing. Eh. Yun when, yung maganda dun eh. When you reach that level, ibang klase na eh. Dahil alam mo nang, okay, parang tinatanggap na nila tayo sa, yes. Sa ano nila. So when that happened, what did you tell yourself? When However Which Way happened, then alam ko we had the tour, what did you tell yourself? Were you going to go full-time sa INTRoVOYS? Or? Actually, alam mo kung wala lang ano eh, right now, di ba? Meron tayong mga pamilya. That's why we can't do it full-time. Uh-huh. Di ba? Kasi, syempre, merong nakasandal na sa atin na kailangan natin buhayin, na mahal natin, syempre. Yes. Pero kung siguro kung binata, hanggang ngayon gusto ko, yun yung main job. Kasi, now, yun yung... Ako rin ganun. Yun yung passion. Passion natin, yeah. That's ganun it. Buhay. That's the right word. So, na tayo na may girlfriend ka. Yeah. Mm. Na medyo hindi siya okay na nagbabanda ka? Hindi ko alam eh. Kung hindi siya okay. Pero I think siguro pag may banda ka talaga, selosa eh. Ganun, right. Siselos eh. Kahit, right. Kahit gano'n ka straight. Pero noong time na hindi pa tayo sikat eh. Hindi pa. Pero syempre, pag nagko-concert tayo, alam mo naman nangyayari, yes, diba? Yes. Kaya lang, wala naman sinasabi. Because your ex-girlfriend came from a prominent family. Yeah, did the family look down upon you? Or No. Actually, paborito ako nila. Okay, good. Tita, nila mami, nila Ate Beth. So, so kaso nga lang, syempre, hindi nag-work out kami dalawa. Uh-huh. Which is, nangyayari talaga yun sa bawat relationship. Yeah. So, yun lang. And the band had nothing to do with that? No. Wala naman. Okay. Let's talk about, finally, ayan na. INTRoVOYS na tayo. Uh-huh. What changed in your life na naging INTRoVOYS tayo? Jonathan na mahihain. Ako kasi, ang paborito kong gawin, yan. Simple lang ako, hindi ako lumalabas sa gabi. Nung college, lumalabas ako kasi mga barkada ko, di ba? Right. Labas kami, punta kami sa Batangas or punta kami sa
yung mga concerts yan, yeah. Nanonood kami. So pero yung gimmick talaga, mas gusto ko bahay lang ako eh. Bahay, mall, nood ng sine. Okay. Yan ang pinakapaborito kong gawin. Hindi ko magawa na. Hindi makalabas ng bahay, mahirap. So how did that ano feel? Kasi introvertish ka, right? Mm. So kumbaga, ang opposites natin, ako mahilig ako sa tao. Uh-huh. Ikaw naman pag may tao, oh shoot. So doon tayo opposite. So yeah. How did it affect you? Like of course, yung mall naapektuhan na yung mall, naapektuhan na yung scene. Hindi ka na makapunta kahit saan eh, yung problema doon. Uh-huh. So bahay na lang talaga, PlayStation. Yeah. Hindi ka naman na frustrate na hindi ka makalabas ng bahay. Actually medyo lang, konti lang kasi right. mas ano naman ako eh, mas homebody. Okay. So okay lang. Kaso nga lang yun nga, pag gusto ko makapag-date, hindi ako wala. Ayun yun, yun yung problema. Break the myth. People actually thought and some still think na ano? Addict ka. Pucha naman eh. Yeah. Alam nyo, ilang beses na namin sinabi ni na JJ na, pero hindi, ikaw na magkwento. Nung bata kasi ako, di ba, syempre marami kami shows. Parati kami yung puyat. So, ang payat-payat ko sobra. Kala talaga addict. Pero pag nakilala nyo ako, malalaman nyo. Pero hindi. Let them know also na primi ka. You were born, di ba primi ka ba? Premature ka ba? Oh, yeah. Oo. Ano ako, kulang. Kaya kulang ako eh. Kita mo ngayon. Eight months lang, actually. Delikado so, pa yun. So, kaso nga lang, yan. Sobrang ano ko raw eh. Kulit eh. Kasi, ito yung story nun. My dad had a basketball game okay. That time. So, nanood ng mama ko. Di nagsisisigaw. Ayun. Nabuntis siya ako. Yun, lumabas ako. Ayun. Tapos nilalagay ako sa incubator. Pinagsisipa ako ng incubator. So, nilabas ako. Kaya kulang. So, no drugs? No drugs. No vices. No actually. Vices. I tried drinking. I tried to be drunk 3 times kasi I always see my dad come home drunk. Kasi nga, papa ko works for an advertising agency. Oh, like Paco's dad, uh-huh. My ninong. Ano sila eh, syempre kasama yun sa trabaho. Sa trabaho. So, masarap yata to. Sinubukan ko. Pero hindi ko nagustuhan eh. So, yan. Wala. Malinis. Clean living, actually. And sigarilyo, hindi ko sinubukan kahit kailan sa tanang buhay ko. Marijuana? Wala. Wala, naabutan ko lang yung sa party nila pa ako. Nung bata kami, ang kulit. Oh hindi ko God. Alam na marijuana yun. Ako rin. Oh. Actually, so, ako, hindi. Okay, fine. Alam ko na marijuana yun. So, wala lang. Kaya hindi ko alam. Paglabas ko ng bahay nila pa ako, nandun pala sila papa sa tapat. Tinawag ako. Tinatanong ko, nagda-drugs ka ba? Ano naman yan pa? Hindi nga. Eh, wala naman nga akong kaano-ano. Kasi nga, yun nga. Malakas siya umay ng marijuana that time. So hindi. Pero siguro sabog ako dahil naamoy ko eh. Of course. Pero hindi ako nagdadrugs. Secondhand smoke. Wala. Yeah. Okay. So that's that, ha? Mm. Kaya to everybody asking kung nagdadrugs or may bisyo si Jonathan. Wala akong bisyo. Wala. Yeah. Now, so pagbabanda. Yun ang bisyo ko. ang tanong, when you became the band's vocalist, ako hindi ko na I did not understand your pressure until I started singing, which was later on, and sabi ko, oh my God, this is the most boring thing because you cannot talk. Oh hindi every time pag may show hindi mo makausap, tahimik lang ako dapat kasi nga nagre-reserve ko yung boses, especially during those times we were doing concerts every day. So yun. So how did it feel to be in that situation wherein lahat kami, and I'm sure nakikita mo kami ni na Ira or ni na Vic gumigimik, or ni na Jobber gumigimik. Okay lang ako noon, di ba homebody nga ako, yes, so okay. Di ba tuwing may show tayo, may baon na akong PlayStation, di ba? Yes. So kami dalawa, naglalaro lang kami sa dalawa. Okay. Sa kwarto. Ganun lang parati. Yun yung vision namin. After the show, syempre hindi kami makatulog. Right. Kasi nga, ano kaya, adrenaline mo, taas. Laro ka muna ng PlayStation hanggang mahilo ka na, matulog ka na. Yun, right. Yun ang ginagawa lang namin that time. But was it... So yung mga tao, mag-iaya, labas. Yeah, pasensya na, pahinga na ako kasi bukas may tugtog pa. So pahinga, laro. Tulog. Anong advice na mabibigay mo sa mga kumakanta?
discipline na yun. Para tumagal ka ng... Tell me tumagal, the discipline process. What would you do? Like, hindi ako dumininom ng malamig na tubig. Okay. Which is contradicting kay Lloyd Umali. Kasi Lloyd Umali needs to drink before the show, yung baso na punong-puno ng yellow, then he drinks it para daw maging husky. Right. So I can't recommend that. Hindi pwede. Mamamalat ka. Okay. Pero which is kanya, yun ang kailangan naman niya, mamalat. Oo, oh, siya, kailangan niya mamalat. Uh-huh. Pero yun, ganun. Tapos walang sigarilyo, walang ganun yan. Kasi nga, nakakasira talaga, sa totoo lang. Tapos lalo na sa akin, when I lost my voice, nung, kasi yung mga banda, kabanda ko, tigas na mga ulo, gustong pumuesto. So pwesto kami for 6 months. So na-expose ako sa usok. Hindi ko alam na allergic pala ako doon. Kaya pala nung bata ako, when my mom and dad were smoking, parati akong bumabahin, parati akong sinisipon yung pala yun. Allergic pala ako doon. So I didn't know. So we did a couple of clubs. Uh-huh. Alam mo naman clubs sa atin during those times, talagang ang kapal na usok. Pag-uwi mo talagang, pag-uwi mo sa bahay, talagang usok-usok. Kaya pala ubo-ubo. Hanggang sa morning, wala nang voice. Tapos yun. Hanggang sa mawala na nga totally. When you say mawala yung voice, what was it diagnosed as? Sinabi ba ko ano yung diagnosis? Because ano eh, you couldn't speak, but you could sing. Actually, ano, na-strain eh. Gawa na nga nung allergic ako sa usok. So, syempre, yung boses ko, pinipilit kong ilabas. Kasi sa umaga, wala. Sa gabi, pinipilit ko pa rin ikanta. So, to the point na nagkaroon ako ng nodule, which is kalyo, uh-huh, sa vocal cords. Tinanggal yon, sabi, hindi naman siya cancer, so right, which is good. Tapos, kaso nga lang, since na-overstrain yung lalamunan ko that time, yung pagsasalita ako talagang... Wala. Wala talaga. Nagpapagawa nga ako ng bahay nun, kala ng mga construction workers, kinakausap sila. Siyempre, sinusulat ko, inaano ako, sinasign language, kala bingi, ganun. Talaga naman. Pero hindi, ano, bawal lang, hindi lang ako makapagsalita. So, yun. Tapos, how did that feel? How frustrating was that? Kasi, sama, no? That's one of the lowest points sa buhay ko. Kasi, used ako, siyempre, nagko-concert ka, ganda ng boses, ang dami, no? So, papanoorin mo yung videos, papanoorin mo yung, yeah, iyak ako. And then, pero the doctors kept on telling me na babalik din yan. O sinabi nilang babalik. Babalik yun. Kaso, hindi lang nila sinabi kung kailan. Oh, kaya yung bahay ko nun sa Antipolo eh. Kasi para maganda yung hangin, pahinga. So bago kami nagkaanak, aso muna si Fiona. Para relaxing lang. Right, tapos right, basketball. So pero, nung lumabas si Kurt, wala ka pa rin boses o may boses? Wala, konti lang. Pero 2001 eh. So nakakanta na nga tayo 2000 eh. Pero kaso ang problema, we can't go sa TV, guest on TV shows, kasi i-interviewin ako, hindi maniniwala right, na nakakakanta ako kasi hindi ako nakakasalita. Oo. Yun yung problema. So, yun. Oh nga, no? I remember. Na unang bumalik yung ano, singing voice. Oo, hanap nga eh. And then, kailan bumalik yung speaking voice? Ano? Alam mo, ironic yun. Yung galing kami sa bangko from Citibank, we were withdrawing. Ito yung kwento na yun. Bibili kami ng mamimili kami sa Thailand. Yeah. Mag-order kami ng mga goods kasi we have business. Stores. Yeah, a clothing store sa we have 2 clothing stores. Ay, 3 pala. Sa Galleria sa Glorieta 2. Aha. Uh-huh. So that's doon kami naging busy that time. So yun nga, na-hold up kami. After we went to the bank, parang tinip nung guard eh. Bang klase. As in, tinutukan ka talaga kasi sa labas ng bangko or sa kalsada? Sa kalsada, binasag yung window ng Pajero eh. So, wow. So akala ko nga, tatakpan na ako ng dyaryo nun eh. Kasama pa namin si Kurt eh. But sumigaw si Kurt, doon tumigil. Tumakbo silang lahat? Umalis na lang. Nakuha yung pera? Akala nila. Akala nila. So, buti nila. Mabait pa rin Diyos. Talagang Diyos parating. And then minura mo, kaya nakapagsalita ka na, ganun. Hindi. Ano lang, parang pagkatapos nun, shock, di ba? Shock ka eh. Pagkatapos nun, di okay. Kinabukasan, ba nakakasalita ako? Nagsimula na. Parang hiccups. Alam mo yung hiccups, siguro, diba? Siguro nga ganun eh. Di ba may hiccups ka, parang mawala yung hiccups? Ganun, parang siguro, yung muscle ko biglang... Uh-huh. Thank you. Yeah. Amen.
And then tapos after nung binalik niya yung boses, mas maganda. Dahil gumaldal ka na. Hindi sa gumaldal, gumanda. Mas hindi pa naman eh. When we went to America, yun pa lang yung parang bumabalik. Yeah. Pero after a few years na nung bumalik, gumanda. Yeah, salamat. Which is good, yes. Di ba? Yeah, salamat. The voice is sweeter the second time around. Yeah, yeah. Yeah. Mm. So before we talk about the States, when did you, the one thing that I've always told a lot of people and the one thing I am very proud of you about is lahat kami, iniwanan ka na namin, pero ikaw, you stood firm and you remained the band's vocalist through and through. Mm-hmm. Not everybody can brag about that. Uh-huh. Okay? But and tama yung sinabi mo, you have the right to come up with your own album. Uh-huh. I mean, hindi ka naman namin pinipigilan and we've been actually before I went to America, inoffer ako nila nilang Belia. Yeah. Belia Tan. Universal to do the late Belia Tan. Yun nga, mag-solo na ako. Pero when you called me, sinabi mo meron tayong tour sa Amerika, yun yung pa rin yung pinili ko. Yun na nga eh. So so why stick with the band? Para sa akin pamilya ko yun. Yun yung ano ko yun. Yun talaga eh. Hindi kaya sabihin ng mga tao unfair dahil magkababata tayong tatlo ni na JJ. Mm-hmm. And like sila hindi naman sila magkababata, like when Ellie left the Eraserheads, when Bamboo left River Maya, when Joey G left Side A, hindi naman sila magkababata. What's your take on that one? Hindi naman sila binuunang parang sa atin eh. Mm, sa atin kasi barkada yun eh. Parang magkakapatid, which is, pag iniwan mo, parang inabandon mo na yung pamilya mo eh, which is sa akin, hindi okay yun eh. So what can you say about... I can do an album, a solo album, pero I'm still part of INTRoVOYS. Yun ang ibig ko sabihin eh. Why? Like parang si... Kasi part na ng buhay ko yun, hindi na yung matatanggal. Parang si Phil Collins. Mm-hmm. He would do a solo album, di ba? And then go back to Genesis. Uh-huh. Album and then Genesis, di ba? Ginagawa niya yun. Tapos, sino pa ba may... Jay, sino pa may ganun klaseng ano? Sting, hindi. Si Sting talagang umalis eh, no? Si Gwen Stefani ba? Hindi. No, I think they're still good friends. Sila pa rin yun eh. Every time they want to reunite ang No Doubt, tuloy pa rin yun. Oh yun. So si Gwen Stefani, perfect example. Mm-hmm. Di ba? Parang pwede mag-album, pwede mag-solo, pwede bumalik sa banda. Yeah. So, ang sa akin... Yun sa kanila kasi, I think misunderstanding. Hindi ganun kalalim yun sa mga nila, ganun yun. Right. Kaya siguro sila umaalis. Kasi tayo talagang pag nag-away tayong lahat. Mm. Away talaga. Away yun, pero away yun. Okay. Pero we never include the band. Wala yun. Diba? Like meron mga pinagtatalunan about the band, pero putya, by the end of the day, nagsisink in pa rin naman yun. Yes. Yeah. And yun ang maganda. Like I keep telling people that the something maybe that's unique to us or maybe that other people can emulate is the fact that we can all agree to disagree. Yes. Mm. We may not like what the other person's doing, but we'll do it anyway. Mm-hmm. Dahil, okay, sige, tingnan natin ang idea mo. Yeah. And then, pag hindi, tingnan naman natin ang idea ko and all that stuff. Yes. Like I keep telling people si JJ na hindi nagsasalita, siya talaga ang diktador. Oh, sa totoo lang. Diba? Matalino yan eh. Sobrang talino. Siya ang diktador. Ako na later ko na lang na-realize na hayop to. Ito yung kaya tayo paikutin yan. Oo, tayo pinapaikot nito and all that. But you know, it is what it is. Mm-hmm. So okay. The States, let's talk about that. Okay. Any regrets coming to the States? Of course not. Of course not. This is the best thing that ever happened to my family, of course. Kasi before going to the States, bankrupt eh. Todo. Yeah. So, Kumbaga new beginnings, yes, no? Yes. Beginnings ang mm-hmm. States. Yeah. How has the United States been to you? Okay naman si Uncle Sam. Has he been a good uncle? Actually, sipag lang talaga eh. When you're in another country or like the States, nung bata ako, alam mo, ito yung totoo eh. I was always asking, bakit ganun? Ba't sila pumunta sa ibang bansa? Bakit? Okay naman dito.
Yun pala, hindi. The reality will, ano eh. You have to go there to know the truth. Yeah, you know? To know the truth. And if you want, yung talagang future ng mga anak mo or ganun, you really need to go here. Yeah. Here or maybe... Europe. Europe, yeah. Tapos magsipag ka, huwag ka mag-inerte. Okay, pag-usapan magiging natin ano yan. Ka. Because rockstar ka. Yeah. Tinanong ko si Glenn Jacinto about this eh. Uh-huh. Pero ikaw, rockstar ka. Mm-hmm. Eh, kilala ka sa Pilipinas. Dumating ka sa Amerika. Hindi ka rockstar. Hindi mo kailangan. Ano okay, yun? Game. So, what was Jonathan's life like when he came to the States? First time? Yung mga yes. First job? Yes. I was working for... ang tawag dito, Philippine Food Trade. O so, yan, Pinoy. Diba? Okay, so yeah, Pinoy. Salamat for giving me the opportunity. Sila Clarissa, kasi mga, shout out yan. Oh, yeah. Sila Kuya Demi. Oh, yes. Sila Kuya Demi. At saka si Big Boss, remember, of course, for giving me a chance to, yun nga, to start in the US. No, no. Kaso nga lang. Ano yung trabaho mo ron? Yung una kong job doon was data entry. Wow, yes! So, dali lang. Pero... Ani, all around actually, after data entry na naging nag-aayos ng warehouse, ina-arrange ko yung mga ano, yung mga items. Oh, kasi ano ko eh, attention to detail. So okay. Tapos ano, magaling ako tawag doon? Dumiskarte ng mga yan, kung paano mo so, nag-drive ka rin ng truck. Oh, na-try ko mag-drive 'yon. Mag-deliver ng hanggang Vegas. So anong reaction ng mga tao pag nakikita ka nila? Eh di tatawagin ako. Jonathan, si Simple. Kasi hindi mo siyempre, hindi mo niwala. Eh di siyempre, titingin ako. Di kakaway lang. Tapos game na ulit. Right. Wala lang. Okay lang. No marangal shame. Na trabaho siyempre. No shame. So, yeah. Yeah. And then, so you started there. Tapos? Tapos, I think I worked there for a year. And then, so how old was your son? He was 4. 4 years old. So you brought your son, you brought your wife, so family of 3. Yes. And the time na to, was your wife working? Yeah, she was. Okay. So nagbabayad ka ng ano? Nagbabayad ka ng babysitter? Rent at saka babysitter? Actually, hindi nga. Eh. Kaya nga pasalamat kay Big Boss for allowing me to work under time during those times. Kasi hindi ko alam eh kung yung meron palang babysitter, mga ganun-ganun. So hindi rin kaya ng budget eh. Right. So I need to pick up my son from school and be with him the whole time, ganun. So I only work like 5 hours. So okay. So now, how does this compare to the time na nawalan ka ng bosses? Because you were at your low point nung nawalan ka ng bosses, right? Mm-hmm. Coming to the States, not a rock star, uh-huh. not making a lot of money, uh-huh. starting all over again. Mm-hmm. Did you feel depressed? No, kasi inspired ako eh. I have a son who needs me. Okay. And my wife. And yun, inspiration. So, lahat yun. Kaya mong isang tabi. Kasi, you have an inspiration. You have somebody who needs you. Kasi pag di ka nagtrabaho, hindi kakain yung batang yun. Right. So, hindi siya makapag-aral. So, yun. So, how did that feel? So, okay. Pagka rockstar, wala nga. Hindi, kahit nung sikat na sikat tayo, hindi ko naman feel nung, na rockstar hindi, ako. Nung eh. ano, how did that feel nung nandito ka na, mm-hmm. andyan yung pressure, ito lang ang pwede mo munang gawin. Mm-hmm. Okay lang, tsaga. Walang gigil. Actually, matyaga ako eh. Okay. Mahaba yung pasensya ko. Yan. Matyaga. So, in-apply ko lang yun. Tapos walang kaartihan. Siyempre, sanay ka sa maid, sa lahat ganun. Yeah. Pero dito, gawin mo lahat. Laba ka, luto ka. Natuto nga ako magluto talaga. Sarap ka magluto. Pero ngayon, di na akong liluto eh. Kasi bakit di ka na nagluluto? Pagod na eh. Pagod na sa work, INTRoVOYS pa. okay. So, ando na tayo, no? The reason why I'm picking your brains out about this is because there are people on the fence okay. thinking if this is for them. Uh-huh. Like I remember I was talking to our godson, anak ni Pancho Gonzalez, yes. si Paolo Gonzalez, and he was like, Ninong, I want to go to the States. Oh. So the kid is like 24 years old as of this. That's the perfect age to go here. Exactly. So I asked him, may girlfriend ka ba? Mm-hmm. And sabi niya, wala at the moment, Ninong. Okay. Dito ka na maghanap. So sabi ko sa kanya, when you come to the States, you have to say goodbye to your mom and dad. Yes. Kasi hindi ka na babalik. Uh-huh. Hanggat hindi ka... ma-asenso. Yes. Mm-hmm. So,
when you left the Philippines, was it bye-bye or see you later, alligator? Which one? Right now, I can't. I'm sorry, pero hindi ko na maiisip kung pagtitira pa ako dun eh. Uh-huh. I love the Philippines. So, iyak ako eh nung malis ako dun. Right. Pero, wala eh. Hindi ko na alam kung kaya ko mabuhay dun eh. Yeah. Yeah. That's it. So, dito talaga, like you found... Nandito yung stability eh. Nandito yung job na magbibigay ng stability. So, yun. Is it for everybody? Basta huwag ka maarte. Define huwag ka maarte. Don't be choosy when you start. Kasi you really... Kung if you don't have like connections, hindi ka talaga makakapag-start sa magandang work eh. So you need to, yeah, humility nga talaga. Uh-huh. Walang arte, kumbaga. Kabasa, may offer, tanggap. Tanggap, yeah, tanggap. Kasi syempre kailangan mo bumuhay. Kailangan mo bayaran yung rent mo sa bahay, ganun. Right. Kotse mo pa. Hindi ka pwedeng walang kotse, lalo na sa LA. Yeah. So, yun. Now that you, how old your son? Now? Yeah. 19. So it's been how many years since 2005, right? Yes. So it's been 15 years. Mm-hmm. 15 years. You haven't seen the Philippines in 15 years? No, not yet. Okay. Soon. Ayan na. Saka natin pag-uusapan yung soon na yan. We will save that for another podcast. Yeah. But what I want to learn more about you and what other people can pick up on is if... A family, mm-hmm. a young family is coming to the States. Yes. Would it, kayo kasi ni Gail, magkahiwalay kayo umalis eh, no? Yeah. Anong feeling una, doon? Because when nakita you mo left, naman ako noon eh. I was crying oh, yeah, every pero night. Sila, di pa nila nakikita yun. Like, ako nakita ko yun. And walang kasiguraduhan dahil wala pang visa yung wife mo nung umalis ka. Uh-huh. Anong pakiramdam doon? Nakakatakot. Paano kung hindi nabigyan ng visa? Uuwi ka o hindi? If I have no choice, uwi. Uuwi ka talaga, no? Mm. Yeah. God is good. Yes, God is always good. Kasi, di ba? All of a sudden... 3 times na ako nadapa, pero boy. Uh-huh. Thank you, Lord. Meron din na nangyari kay Vic Carpio. Yes. Mm-hmm. As in, yung asawa niya nabigyan ng visa. Yeah. Si Eileen, yes. Uh-huh. Nasabi ko talaga, oh God. Magkita mo, blessing yun. Blessing yun. Di namin blessing, alam, blessing yun. Eileen. You're a blessing. We love you. Saka natin pag-uusapan na dito si Vic. Yeah. Yun. Okay. So now, one thing that one person who is very close to you is your brother, JJ. Uh-huh. But at some point, kayong dalawa, you grew up, palagi kayong magkasama and all that stuff. Mm-hmm. Pero you had to put your foot down. Okay lang. At some point. Yes. Pero late na nga. When I did that, it was too late. Na, hindi naman. Right. Kasi he's doing good right now. Pero dapat mas bata pa nung ginawa ko yun eh. Yeah. Kasi nga, enabler eh. Kumbaga, enabler din eh. Sabi mo so sa kanila just, lahat kung ano ka, bilis. Enabler ka talaga. Enabler nga eh. Oh yeah. So, yun. Pero anong feeling? Kasi anong gagawin mo? Isa lang naman kapatid ko. Exactly. Simple. So, right. Alalayan mo. Yeah. Eh, kaso nga lang, sumobra pagkaalalay. Sabi kasi yung paikutin tayo niyan eh. Yun na nga, di ba? Kaya nga tayong paikutin eh. Yeah. So nung when you put your foot down, masakit? Oo, syempre. Tiniis mo talaga? Oo, kailangan ko tiisin eh. Para matuto siya, di ba? Yan yun eh. Mm-hmm. Mm. Sino ini-enable mo ngayon? Wala naman. Hindi ba si Kurt? Hindi, marunong yun. Ang batang yun. Nakakasolo yun. Anip yun. Mm. Nakakasolo? Meaning nakakadiscarte mag-isa. Nakakadiscarte mag-isa. Yeah. Gagalit pa nga pag pinapakilaman ko eh. So, anong feeling ngayon? Like, hindi ka ba nagkakaroon ng separation anxiety? San? Saan ako? Yeah, of course. So, masama pa sa amin eh. Ito mo, tulad niyan, yung mga gimmick 19 na siya. Pero, like recently, yung birthday niya, kami pa rin magkakasama. Eh, syempre, mautak yun. Libre yun. Ano ka ba? Hindi yun ganun. Pero what if sinabi na, Dada, I'm done. I mean, pahinga ka na. I got this. Oh, yun, okay. Really? Kasi lalaki yun. Hindi pwede, hindi pakawalan yun. Hindi ka malulungkot? Malulungkot konti, pero putya, matutuwa rin in a way kasi putya, wow, my son can do it by himself. Right. Solo, kaya niya mabuhay mag-isa. Which is nice.
So let's actually, yun naman ang dream natin eh. Yeah. Is for our kids to be successful, yes, di ba? Yes. Yun eh. So if he wants to try it out para maging successful, eh, gawin mo. Panalo right. Yun. Si ano, si Kurt, only son, if he leaves, ano na plano niyong dalawa mag-asawa? Eh di, pasyal-pasyal. Like pa-Europe-Europe na lang? Pasyal-pasyal. Kahit saan. Pinag-usapan niyo na ba yun? Napag-usapan niyo na ba na? Actually, syempre, pag lumalis siya, di makakaapo, di ayos din. Ako nga, naiisip ko nga kay Janelle, ay, ito gagawin natin, sabi ni Janelle. Oh. Alam mong may maliit ka pang anak, di ba? Para mag-isip ng ganun. So, Sa'yo, sorry ka na lang. Exactly. Dami mo eh. So, ikaw pag-graduate ka na. So, there's that. Okay? So now, okay na tayo kay Kurt. Let's talk about your music. Okay. Bakit walang Jonathan Buencamino album? And I know you have songs. Yeah. Pero what's holding you back? What's holding you back? Not us. Definitely not me. Not JJ. Hindi. Hindi ko pa nararamdaman eh. Alam mo sa mga, ako kasi ano eh. When I do something, kailangan. Ano ako? Gigil ka. Oh, game. Oo. Mm. Yung tipong it has to be, hindi pwedeng pilitin. Hindi pwedeng pilitin. Ayoko ng hilaw. Pag naglabas ako, kailangan. Right. Lalo na solo. Kailangan malinis. Ayoko ng ano, ng hilaw. What are your influences? What music do you listen to? Ah, okay. Yung early years, the Beatles, syempre. Yung talaga ang ano ko. Yung talaga ang pinaka ano ko, pinaka base na ano na. Yung talaga yung ano ko, yung mga idol. Right. Ayan, kumbaga. Tapos, Michael Jackson, Coldplay, yung mga bago, ganun. Tapos yung mga ngayon, may Post Malone, yan. I listen to them. Yan. So, new wave, yan. New wave song. Is it safe to say your solo music will sound like that? Hindi. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung anong magiging tunog nun eh. Kasi alam ko sa atin, I mean, nakakatawa, like sa INTRoVOYS, yung mga kanta natin, pag naipasok mo, ito yung tunog. Pag nailabas, iba na ang tunog. Uh-huh. Pag tayo magkakasama. Mm-hmm. But I am as curious as everybody else na pag may pinasok ang kanta, and because you have full control of everything, uh-huh, I wanna hear how it will come out. That's why I'm asking about the influences and all that stuff. Kasi alam ko na eh. Ako pero pag hindi, naglabas ito, ako ng ito, album, Rick Segreto ang dating. Pag gumagawa kasi ako ng kanta, I don't think about the other artist. Kailangan tumugtog. Hindi. So, I just, what's kahit yung mga composition natin sa INTRoVOYS, wala akong iniisip na, oh, ito, tunog niyan. Hindi. Uh-huh. Basta kung ano yung lumabas. Like, when you say kung ano yung lumabas, what does that mean? Eh di wala. Walang basis. Walang ano. Right. Lumabas lang siya. Okay. Hindi ko ma-explain. Oh, sige. So let's say lumabas na siya. Okay. Tapos, piano or guitars? Most of the time, I play the guitar now. Eh. Okay. So guitar yun. Guitar bass. So, pero, syempre, pag inaregla na yun, iba yun. Pag inaregla? Di mo naman pwedeng sabihin, ano eh, guitar bass talaga. Kasi sometimes, meron kang gustong tunog na ganito, hindi naman tunog gitara. So, gano'n. Right. Alabas yun. Pag, okay, so you come up with a song. Ito na yung songwriting for people who are interested in this. So, you come up with a song. Yes. And then you present it to us, to the band. Mm-hmm. And then, wala ano na, kinakalikot nyo na eh. Tapos wala. Kaya sabi ko, marati reklamo ko. Hindi na nasunod yung gusto kong mangyari. Okay lang, sige. Bahala and then pagbalik sa sa'yo, iba na. Parang, iba na. Sabi ko, nangyari sa kanta ko. So, ano pakiramdam doon? Eh di, para kang ano, foster parent ng kanta mo. Ganun. Ganun parate nangyari. Okay, so para kang foster parent ng kanta mo. Mm-hmm. So, pero kasi na-imagine kang tunog doon, hindi mo na mapalabas kasi nga, pinalabas na yun. Okay. But you see, this is what makes you a good lead vocalist kasi and a team player, uh-huh, di ba? Na hindi porque ikaw ang lead vocalist, kailangan ako masusunod palagi. Hindi. Uh-huh. So may mga frustration na ganun eh. And
that's one of the reasons nga kung bakit din tayo solid because of that, di ba? Mm-hmm. Na, yeah. Na minsan nakapikit ka na lang ito. Like, oh, sige, ganyan na. Okay lang. Andyan eh. Now, mm-hmm. pag nagkaroon ng Jonathan Buencamino album, how do you envision the process would be? Eh, di ako mamimili lahat ng tunog pati beat niya. Mm. Finally, masusunod na rin lahat ng gusto mo. Ganun. Oh, mm. So, kailan nga? Hindi ko pa alam. Bahala na. Basta marami akong kanta. So, iniipon mo lang na iniipon parang butong pakwan. Can you tell them kung paano ka kumain ng butong pakwan? Binabalatan ko muna, tapos ipunin kong ganun. Pati yung prawn, pati yung mga hipon, yan. Pinin ko muna. Saka ko siya kakain. Mas masarap. Hindi yung balat kain, balat hindi, kain. Hindi. Bitin, hindi. Bitin, bitin. So ang gagawin mo, talagang iipunin. Ipunin ko, yan, hanggang maging bundok na yun. Tapos, yan, saka ko siya kakain. Now, motorcycles, you love riding. Yes. Uy, tiyo mo, bilis ng yes, guys. Yes. What is your machine? What is your current machine? I have a Harley Davidson Nightster and Ducati Scrambler Cafe Racer. Dalawa. Yeah. Pero what do you ride most? I love both. As of now, I'm riding the new one, pero pareho ko silang gusto. Kaya nga pinagawa ko yung Harley uli eh. What made you fall in love with the machine? Actually, since I was young, nung nakikita ko na yung Harley, kasi yung papa ko mahilig din mag-trike, yung mga ganun. Right. So I've pero seen them. Pero tatlo gulong nun eh. Ito dalawa nga, pero, gulong nito eh. Nakakatakot to. Hindi, gusto ko two-wheel. Okay. So sabi ko, when I grow up, sana makabili ako ng Harley, Ducati. Kasi yung Harley wala sa Pilipinas noon that time. You wala, had a bike wala. In the Philippines, di ba? Oh, you had a motorcycle in Honda Bros. Okay. Pero itong lasted for a month and a half. Kasi nga, pagdala ko sa bahay, linis ako. Pagdating na nanay ko, ano yan? Sali mo yan! Hindi mo naman sinulin. Hindi ko sinulin. Dinala ko sa polygram. Oo. Dinala ko doon, pinark ko doon. Tapos para pupunta ako doon, magmumotor ako sa West Triangle. So, pero hindi ko natiis kasi syempre pag merong kumukontra. Yeah, nakakatakot 'yun. Nakakatakot 'yun kasi at saka pag may nangyari sa iyo, oh, diba? Bad trip eh. So, ginawa ko, binenta ko na lang. Okay. Palugi. Okay. So natapos 'yun. Tapos 'yun. So hindi muna ako nagmotor noon right. For a long time. So, dito sa Amerika, nung nagkaroon na ng chance kasi si Gail siguro bago ko siya na-convince, I was trying to convince her for more than 2 years. Paano mo siya na convince? Sabi, kita mo na, kailan ba ako nabangga? Malamang wala kang motor eh. Paano ka mababangga? Hindi. Kotse. Hindi naman ako didiscrash siya kahit kailan. Which is, knock on wood. Ito yung wood. Yeah. Pero, sabi ko, alam mo naman ako paano mag-drive, diba? So, ganun din, i-apply ko rin yun sa motor. Right. Skateboard. So, nagsiskateboard ka rin? Electric skateboard. Pero oh my goodness. Walang exhibition. Ano lang, sakay lang. Ride lang. So okay, so motor. Mm-hmm. How far have you gone with your motorcycle? Until Ventura County. And that's about what? Like 80, 100 miles? No. Malapit lang yun. 40 miles? On the freeway? Miles? No. Now nag-freeway na ako. Pero during the early years, like 2009, when I first got my motorcycle, yung Harley, side street lang. Ayoko ng freeway kasi syempre, ang bibilis eh. Right. Pero pag inisip mo, ngayon ha, na-realize ko lang, when you're on the freeway, everybody goes one way. So, Walang salubong. So, mas, pag inisip mo, mas hindi delikado. Kasi tingnan mo, pag nag-side street ka, merong cross street. Uh-huh. Syempre, kahit go ka na, pag yes. Yung isa biglang gumom, babangga ka nun. Pero sa freeway, one way lang. So, diretso ka lang. Eh, paano pag promeno yung nasa harapan mo? Bakit? Wala ka bang preno? Eh, yun na nga, di ba? Makakapreno ka, syempre. Okay. So, syempre, ganun din yun. When you drive a car, hindi ka naman tututok eh. Pag tumutok ka, talagang pagbiligan promeno yun, tas malapit ka, babanggain mo. Right. So, ganun din, i-apply mo rin sa motorcycle, bibigay ka ng distance. Okay. Like, I give 2-car distance did sa you, motor. Did you have to go to school? Yeah, I did. Oh. I did. I attended the schooling for motorcycles. So may ganun talaga, no? Oh, may ganun, yeah. Para lang for safety. Mm.
Siyempre, dalawang gulong lang yun. Kailangan mong ingat, di ba? So, at saka ano naman siya, you're not gonna use it every day. Ano lang yun? For ano lang? For fun? So, when you use it, like the weekends, konti lang sasakyan, motor ka. Which part is the fun part? Kasi ako, madaldal ako. So, being in a motorcycle, feeling ko malulungkot ako dahil lalagyan mo na ako ng helmet. Hindi, ito yun. Wala na, ito akong yun. Kausap. Ito yun. Nagko-concentrate pa ako sa dalawang gulong. Okay, stress out kasi work. After okay. Work, so weekend, you're looking forward to the weekend. So, yun yung ano, yung hangin, pag nahanginan ka, iba yung pakiramdam. Kahit naka-helmet ka. Naramdaman ko yun when we rode the trike when we were young. Yeah, diba? Yeah, yeah. Nakasakit tayo sa likod ni Papa. Yeah. So, wow, sarap nito ah. Hanggang Baguio yun. Pero ang mali nun, dati, syempre, hindi tayo naka-helmet. I know. So, syempre, hindi mo pa naisip, bata ka, pwede kang talsikan ng bato sa mukha. Or yun kung na nga, oo nga, no? Kung insekto, tumama sa mata mo, bulag ka. So, ngayon, do everything. Yung safety nga, mag-helmet ka, yung full face. Tapos, syempre, yung damit mo, meron mga protection dito, dyan. Yes. Yan, sa likod. Yun. Tapos, now, between ride, ikaw kasi mahilig ka mag-drive eh. Mahilig ka mag-drive and hindi ka natutulog sa biyahe. But, hindi. Yung alertness mo pag nakasakay sa kotse. Doble yon pag when you're riding the motorcycle. And since nahanginan ka talagang hindi ka alert ka. Alert ka nun. Okay. O parang pag nagbibisikleta, naaanto ka ba nun? Hindi, di ba? Ganon din yon. Pero nga lang to mas mabilis. Wow. So ramdam mo talaga ang 80 miles per hour. How di fast naman, have you naman gone? Ako okay, eh. How fast have you gone on a motorcycle? Natry ko yon 90. 90? Oh, okay. Kaso parang gusto mo ng bagalan. Siyempre sa freeway, kailangan. Yeah, kailangan 70 man lang. Yeah. So minsan, sinubukan ko lang naman. Kaya-kaya ng motor. Mm. Hindi siya hirap. Hindi. Oh my goodness. Kayang-kaya. Kayang-kaya kahit 100 kaya, pero hindi ko nasubukan yun. What if your son decides to ride a motorcycle? Eh, dito turuan ko lang. Hindi mo naman kasi pwedeng pigilan, lalo na kung may pera, may pambili. Pero pwede pigilan ang kailangan ng mami mo eh. Ang kailangan mo lang ituro sa bata is yung safety. Right. Yun ang tuturo ko sa kanya. Pati sa pagdadrive, yun din, yung safety, yung isn't it ironic? Be a defensive driver. Okay. Ikaw napigilan ka na mami mo, pero ikaw hindi mo mapipigilan yung anak mo. Hindi, kasi nagmamotor ako eh. Oh. Ang nanay ko hindi naman nagmamotor eh. So how can I defend that? Okay, okay. Bakit ko correct. Siya pipigilan? Kasi ba't ginagawa ko? Correct. Actually, that's a good philosophy. Ah. Yeah. So alam nyo na, pag naninigarilyo kayo, huwag nyo pipigilan ng anak nyo. Which is totoo, di ba? Wala kang karapatan pigilan ng anak mo manigarilyo. O mag-drugs, yes. If you're doing the same thing. Yes, yes. Diba? You have to be a good example first. Uh-huh. Or an example to your kids. That's very good. Uh-huh. Now, let's talk about how does Jonathan Buencamino apply work life, family life, his hobby, and his band? Yan. Sa ngayon, kaya ako nakakapag-motor kasi wala naman kaming INTrovoYS. Pero malapit na tayo mag-practice. Pag nag-practice na kami ulit, tigil na naman ako nun. Oh. Kasi hindi ko naman pwede pagsabay-sabay yung lahat eh. So actually, yung weekend, hindi ko naman pwedeng parati kong gawin. Nagagawa ko yun like mornings kasi syempre nasa bahay pa sila ang asawa ko at anak mo. Hindi pa sila handa. So after siguro half day ko lang gagawin yun para mailabas ko pa sila after lunch. Ganun, yun. Kasi yun naman talaga yung time eh, na paglabas namin eh. So which is kaya ako nakakalusot mag-motor. What can you, speaking of that, no, when you go out, lalo na ngayon, I mean, I didn't wanna talk about it, but I'll talk about it. Like the whole Kobe Bryant incident, di ba? Isipin mo, the day before, magkasama pa sila ng family niya and all that stuff. And then, just like that, gone too soon, right? Uh-huh. Did it ever occur to you that because you're on a motorcycle, anytime, an accident can happen to you? Kahit saan naman eh. Oh, if it's your time, it's your time. I understand. Pero pag nabunggu sa kotse, pag nabunggu yung kotse mo, iba ang impact sa pag nabunggu yung bisikleta, yung motor mo, di ba? Mm-hmm. Hindi kita pinipigilan mag-motor, ha? Pero pag naiisip ko lang talaga, parang, oh my God. Eh, kaya nga may insurance, eh. Pero syempre, mag-iingat ka, di ba? Mag-iingat. So, oh my goodness. Ayun lang naman yun eh. Kahit ano naman gawin mo, may risk yun eh. Lumabas ka lang ng bahay, naglakad ka, binagsakan ka ng hill, patay ka. Yeah. Well, what's your perspective on death? On death? Oh my God, wag muna ngayon. Naiisip mo rin. Marami pa tayong plano eh. Marami tayong gustong gawin. So hopefully, pagbigyan pa tayo. Yun lang. I remember, no? But you can't predict right. Kung kailan mangyari. So basta, ito ako ha. So ang buhay, hindi mo alam kung kailan ka kukunin. Uh-huh. So, live your life to the fullest. Huwag kang sasagasa ng tao. Yung basta wala kang agrabaduhin. Yeah. So, ayun. Ganun.
Is it safe to say that you have inner peace and you have happiness in your life with what you have? Right now? Yeah. Oo naman. Oo naman. Pero syempre, meron ko pang dream na gusto mangyari but hindi pa nangyari. Pero at least I'm satisfied with what I have. Any advice that you could give other people with regard to mga impatient na tao, mga na-frustrate sa situation? Because I've seen you, you've been down, you've been up, mm-hmm. you've been duped, you've been, yes. You know, you've fallen flat on your face, you've gotten up. Alam mo yon, I've seen you as a person, as a brother, and as a friend. Mm-hmm. What makes you, you? Diba, paano mo nagagawa? Hindi, siguro yung ano ko lang, yung outlook sa buhay. What is it? Ano lang, simple lang dapat parati. Being humble and, basta yun, yung humble and patient, kung ano yung ginagawa mo, mapagpasensya ka dapat. Yan, tama yun. Sinabi ko dalawang beses pa yun. Yun. Wala naman ako ibang ma-advise eh. Kung naiinip ka na maging successful sa buhay, pinaka-importante, pasensya. Tapos kung gusto mo maabot yon, gawa mo ng paraan. Kung anong gusto mong abutin. Di ba? Ayun, hanggang sa makuha mo. Which is, minsan hindi mo kayang kunin. So, pero bibigyan ka naman, unjust naman, di ka naman papabayaan eh. Basta meron kang tinanim eh. Uh-huh. Which is, yan. Yan, sa akin, subok yon. Every time. Ladies and gentlemen, Jonathan Buencamino. Salamat. And that ends season one of the Paco Arespacochaga podcast. If you haven't watched our episodes in the past, please go back to episode one all the way to this episode and please give us a like, follow us on iTunes and Spotify. And we'll see you in season two. Marami pa kaming ipapakita at iparirinig sa inyo. And thank you very much for your support. Until next time, Paco Arespacochaga and the Paco Arespacochaga podcast live at Paco's Place. Yes!